Dito na tayo sa sandigan ng mga inaapi nating kababayan ng OFW Alert. Isang mensahe ang ipinadala sa atin ni Flor Delisa Concon. Sa kanyang video, ipinakita niya ang kanyang braso na nagkulay talong na dahil sa pambubugbog ng kanyang amo. Wikang Bisaya ang kanyang ginamit. Sa ngayon, nagkukulong si Flor Delisa sa kanyang kwarto para hindi na siya masaktan, kaya naman nanawagan siya ng agarang saklolo. Maunyang akong pasa. Ngayon daw, sa akong amo na babae, anak sa amo, sa akong anak sa amo na ako. Kanyang, nahadlo ko sa iyo, ha? Okay. Ma'am Flor Delisa, magandang tanghali po sa inyo dito at magandang umaga dyan. Ma'am? Magandang tanghali ho dyan sa inyong lahat. Kanina ho kasi yung mensahe nyo nasa Wikang Bisaya. Baka pwede hong mag-Tagalog kayo para maintindihan din po ng mga manonood. Ano po? Ito po yung amo niyong babae ang nananakit po sa inyo, Ma'am Flor Delisa. Bali, anak ho yan siya. Ay, yung anak. Oho. So, babae, anak. Ito yung matanda-tanda na. Okay. Eh, bakit daw ho kayo sinasaktan? Yung braso niyo po, ma'am, bugbog sarado. Kasi ho, brown na, brown na. Una ho, nasambal lang ho niya ako. Wala lang ho yung sabi. Kasi nga, nagkamali din ho. Mm-hmm. Pero nitong huli ho, kasi pinagpapalo na niya ako ng sapatos. Bakit niya ho ginagawa yan? Kasi ho, nung huli kasi ho, nag-ibong yung nanay niya, galit na galit. Hindi ko kasi kami magkakasyado sa Arabic. Okay. Kasi hindi marunong mag-English yung nung nanay niya. Okay. Yun na ho, doon, tumbong lang tumbong. Pero alam po nung nanay yung pinanggagawa nitong anak sa inyo, ma'am? Nakita ho, pero wala lang siyang ginawa. Hindi ho sinasaway o hindi ho kayo kinakausap para may dispensa? Hindi ho. Palagi ho ginagawa to, ma'am? Pangatlong beses na ho nito niyang gaba. Ito yung pangatlong may pasa na ho. Kayo ho ba ay nakapagsumbong na sa inyong agency tungkol ho dito? Tawag ako ng tawag ng agency namin dito. Wala. Hindi naman nila ako sinasagot. Aha. Anong pangalan po ng agency niyo, ma'am? Al-Haider ho. So, sa ngayon po, ma'am, kayo ay nagkukulong sa inyong kwarto kasi natatakot nga ho kayo. Oho. Baka masaktan na ulit kayo. Sinisira nga ho nila yung pinto ko. Uy. Okay, sige po. Huwag na ho natin patagalin pa. Kakausapin na po natin yung agency ninyo na sa inyong telepono, si Ms. Lani Destajo, yung manager po ng Mirben International Manpower Services Incorporated. Ma'am Lani, magandang tanghali po. Ma'am Lani? Si Rafi Tulfo po ito, Ma'am Lani, sa TV5. Ma'am, alam niyo na ho ba itong nangyayari sa inyong OFW na si Ms. Flor Delisa Concon? Yes, sir. Actually, sir, tinawag po sa akin kanina, Sir Jack De Castro, yung regarding sa kanya. Then nag-usap po kami na i-inform po namin yung counterpart namin after namin mag-usap. Nag-inform po kami sa counterpart namin na ipacheck nga po yung worker at kunin dun sa employer yung aplikante. At ano po nangyari? Anong sabi ng counterpart? Kasi sa OMA po yun eh. Ang open po ng office nila is mamaya mga 2 o'clock. Matanong ko lamang po, ma'am, ano, may iba ko ng konti. Makailang beses na pala nakapagsumbong sa inyo, ito pong si Ma'am Flor Delisa, sa pamagitan po ng pagme-message, pero hindi raw kayo sumasagot. Bakit ito ganon? Ba't ninyo po siya sinasagot? Ba't nyo po siya dinededma? Kanina lang po sila nag-inform sa amin. Kanina lang po yung tawag sa amin. Actually, si Sir Jed po yung nag-inform sa amin, yung tawag sa amin, regarding po sa kayo, doon po sa sitwasyon ng aplikante. Kanina okay. Lang po kami nakatanggap ng message, opo. Pero di ho ba dapat constant po ang ginagawa niyo pong pagmamonitor sa inyong mga OFW para kumustahin sila on a regular period? I don't know, every week or once a month, twice a month, tinatawagan sila, kumusta ka na dyan? Ano na bang kalagayan mo dyan? Kapag ginagawa niyo sana ito, di malalaman niyo po yung tunay na kalagayan ng inyong mga OFW. Di ba, ma'am? Opo. Oh, hindi niyo po ginagawa. Ibig sabihin, pabayaho talaga kayo. So, madam, paano po namin malalaman this time na kayo po hindi nagsisinungaling, kayo po nagsasabi na talaga ng totoo, na talagang totoo ang kinontak niyo po inyong counterpart para matingnan po yung kalagayan po ni Ma'am Flor Delisa? Sir, mamaya po, mga 2 o'clock, pagka open po ng office sa Oman, ipapakausap po namin sa inyo yung insurance po doon sa office. So, okay, maasahan po namin. Opo. At this time, talagang nagsasabi na kayo na totoo? Yes, sir. Okay, sige po. Miss Flor Delisa? Yes, sir. Alright. Steady ka lang dyan. Today, may darating na tulong. Salamat po.
Sisiguraduhin po namin. Darating po yung tulong sa inyo dyan. Kailangan yung kasi natatakot na po dito. Opo, opo. Sige po, hang on lamang po kayo, ma'am.